At nangalahati na nga po tayo dito. Ito ay streamline. Tapos meron siyang canopy dito sa harap. Para dito yung balkonahin niya sa harap. Tapos yung pintuan na sa gilid, ililipat lang yan dito. Tapos yung doon, isasarado. Gawin ng bintana. Yung dito. Buti at pumunta tayo ngayon dito. Ngayon, nilagyan na ni Kuya John ng ganito. Yan. Paikot. Yan yung parang pader na pagitan ng loti. Kasi kung kawayan po ay mabilis po masira. Kung dito kasi mga kabayan, yung ulan, no, pag mag-amihan, gagawa pa kami ng canopy dito, bali dubli na, tsaka makitid. Kaya doon ang canopy kasi pag ganyan sa streamline, tapos may balos. Tulad nung kay Tatay Felipe, yung pinagawa natin doon, na mayroong pintuan sa harap, tapos may bintana. Yan ang problema nito ngayon, yung pag tinanggal na yan, mahirapan ng dumikit. Kasi pagka nakadikit na yan, pag tinanggal mo na, di na didikit yan. Yan ang problema. Kasi kung dito naman, napaka, hindi maganda tingnan, naka-streamline, tapos nasa gilid yung pintuan. Siguro, kung matatanggal pa yung Kuya John, hindi na. Bukas na. May mapa na. Muna sa lugon, basa ka daan. Ipagkak na, hindi na siya magkikilwat. Bukas aga. Asik na bali, bukas na daw umaga. Titibagin na lang dito. Tapos doon, tapalan. Yun na yun ang gagawing bintana. Yung sa likod na yun. Yung nakita nyo sa likod. Yung mabilis naman, okay naman yung kasi pakyaw ni Kuya John ito. Bali, apat sila dito. Maganda ito na makalipat ito si Tatay Jerry. Kasi nga po, napakahirap dun sa bukid. At ito, may natira tayong budget. Ipabigay ko muna kay Kuya John kasi pang-birthday. Sino mag-birthday? Si Kuya? Bukas bibili, magpapalagari pa tayo ng lupa, adopa ng kahoy doon sa lupa ni palagari ako ng lupa. Palagari tayo ng kahoy doon sa lupa ni Tatay Jerry sa bundok. May kahoy daw sa doon, kaya ang gagawin natin, babayad lang tayo sa tagahakot at sa maglalagari. Ito kaya. Ang kailangan natin dito, ang kailangan nating kahoy po mga kababayan, no? Marami-rami ito. Marami pa ito, mga kababayan, no? At yung budget natin ay pinagkasya-kasya lang muna natin kung ano pa. Kasi ito nga po, di ko alam kung aabotin ito sa sahod ko. Sa 15, tapos na ini. Manghanap na lang ako ng mahiraman para pambayad dito sa sa libor, sa kontrata po mga kababayan. Kailangan bukas daw matapos daw ito. Kaya kailangan ko na makapagpalagari ako ng kahoy para mailagay nila kaagad. Kasi dito, lalagyan natin dito na ng ano yan, parang nito tawag nito parang tambayan niya. Ang tawag nito tiris. Daw parang tiris niya dito sa harapan. Ang kanyang CR naman dito sa gilid, pahaba, maliit lang, para kung sakaling mayroon ba tayong ibang tulungan, pwede doon magpalagay tayo ng isa pang bahay kubo dito. Parang CR, kumon nilang dalawa.
At kung meron pa naman tayong pwedeng tulungan din, eh, ito, kasya pa rin dito isa. Pwede. Eh, malaking lote naman ito. 50 square meter, kasya dito dalawa o tatlong senior na matulungan natin na mabigyan ng simpleng ano lang, matirhana, hindi sila maulanan, hindi mainitan. Pag bagyo, safety sila. Tulad ni Tatay Jerry na ang hirap na sa taas ng bukid. Kaya salamat kay Kuya John. Kung wala si Kuya John, hindi natin makita yun at hindi natin magawa ang ganito. Ayan, siguro hanggang sa muli, no, mga kabayan, abangan nyo po yung update namin dito kay Tatay Jerry. Ito po ang pangatlong pabahay kubo natin sa mga senior citizen. Sa loob po ng dalawang buwan ay meron na tayong tatlo, no, na ganito magawa natin dito po sa lugar po namin. Kasi dito sa lugar namin, gusto ko po talaga na makapag-help ako dito. Kasi nga, ilang taon tayo dun, 4 years. Nandun tayo sa ibang lugar, nagtutulong. Kaya binigyan natin ng pansin yung sariling lugar po natin para tayo ay makapagbigay ng tulong sa mga senior citizen, yung mga kababayan namin dito. Kasi ako, wala man akong sapat na maitulong, financial, pero sa pamamagitan ng ating mission, tayo po ay gumagawa ng paraan. No? Tayo ay naghahanap ng makatuwang din sa ating mission. Kaya yun po ang pinakamalaking tulong po, no, sa ating mga kababayan. Kaya John, titingnan niya ang kanyang tracer, baka ibinta niya ito. Oh, ay, wala lang ano. Wala lang palay dito, puro tubo. bukas, pupunta kami sa bukid para magpalagari kami. Magrerenta kami ng tagalagari. Malayo pa naman yon. Siguro, akutin ng kalabaw. Kung may kalabaw, para isang akutan. More expenses pa ito. Marami pa yung gagawin dyan. Magagamit pa ni Lolo. CR. Tsaka yung dito. Unti-unti lang. Dandahan lang natin. Kasi pag binigla natin, baka dumugo. Eh, mahirap. Okay, John? Oh, sige. Yan po mga kabayan, no? Hanggang dito lang po muna. At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan. Ayan, no? Napakarami ng ano, yung ating mga expenses, nililista ko talaga para alam ko kung magkano yung nagagastos natin, kung magkano yung inaabot. Marami pang materials na bibilihin natin. Tapos yung semento po natin ay nasa ano na, 18 bags ang ating kinuha, no? At yung hollow blocks ay 300 po ito. No? Tapos isang truck na buhangin. Ayan, konti na lang. Mag-order pa tayo uli ng isa pa. At yung ito, yung bakod na yan. Yan, bayad po tayo dyan ng 2,500 mga kababayan. At yung labor nila ay 12,000. At yung lupa naman po dito ay 10,000. Kaya po ay umabot na tayo mga kababayan. No, malaki-laki na po itong ati pong ano dito. Na expense. Kaya marami pa tayong gagawin dito. Kailangan pa talaga natin ng more na budget po mga kababayan para po ay magawa po natin dito para maayos ito mga kababayan. Maraming salamat, malaking tulong ito sa isang tulad po ni Tatay Jerry na matulungan natin na maibaba mula doon sa itaas ng bundok, maidala po natin sa dito para sa kanyang seguridad, lalo na kapag tagbagyo. Hindi na mahirapan maglikas yung ati pong pamahalaan po mga kababayan sa mga senior citizen na maapektuhan po ng bagyo. Maganda ito kasi nasa gilid na po ng kalsada mismo. Maraming salamat. Kung kayo po ay nais pong magpahati ng tulong,
ay i-message lang po ako. Nais po mag-share ng tulong para dito kay Tatay Jerry. Welcome po, no? Pasalamatan natin si Ate Rosalinda Hubero na tumulong po sa atin dito. Si Ate Melchora Natividad, ganun din po si Ate Minda Lakso, ganun din po si Ate Josephine Hermoso, no? Salamat. Ganun din po kay Ate Marieta na ibinili po natin ng yero yung kanyang tulong, mga kababayan. Salamat din po sa inyong lahat. Thank you very much po, no, sa inyong lahat sa pagsama sa ating mission. Si Raymond gumagawa ng paraan kung paano po tayo makatulong po, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.